May apela ang DOH sa kabataan kasunod ng unang kaso ng pagkamatay sa Pilipinas na posibleng may kinalaman sa vape. Saksi, si Mark Salazar. Sa unang pagkakataon, nakapagtala ang Department of Health ng pagkamatay na hinihinalang may kinalaman sa pagve-vape. Edad 22 ang pasyente, lalaki, at walang tukoy na comorbidity. Dinala siya sa emergency room noong 2023. Batay sa pag-aaral, bigla na lang nakaranas ng 2 araw na severe chest pain ang lalaki matapos ang isang sports activity. Bago ito, 1 linggong nakaranas ng ubo, lagnat at pagsusuka ang pasyente. 22 anyos na namatay sa heart attack. Wala siyang risk factors maliban sa araw-araw siyang nag-vape for the past 2 years bago siya atakihin sa puso. If you will read the case report, nakita, 2 vessel block, no, Dr. Limpin, na 2 artery sa kanyang puso ang nabarahan. Tapos yung kanyang lungs, merong consolidation, ibig sabihin na dikit-dikit yung loob ng lungs niya kahit walang mikrobyo na usually infection yung nagpo-cause. Batay pa sa pag-aaral, walang history ng paninigarilyo, alcohol intake o paggamit ng illegal na droga ang lalaki. Hindi rin daw ito nahawaan noon ng COVID-19. Pag pumasok yung mga kemikal na nandoon sa vape, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, nanigas sila at nabarahan, ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Sa datos ng Global Youth Tobacco Survey, 14.1% o 1 sa bawat 7 Pilipinong estudyanteng edad 13 to 15 ang gumagamit ng e-cigarette. Kahit sa batas, nakalagay na ang pwede lang mag-vape o gumamit ng e-cigarette mga edad 18 pataas. Kaya panawagan ng DOH sa kabataan. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig, pero huwag nyong saktan na vape ang gamit. Pero nang magtanong kami sa iba pang nagve-vape, hindi sila natitinag. Siguro po, baka may hindi niya lang po nagagamit ng tama or baka may iba po siyang ginagawa bukod po sa vape. Chinect ba nila yung family kasama? So malamang considered yung family history ng patient, no? Case to case basis kasi marami rin naman akong kilala nagbe-vape. So sa kanila wala pa. Aminado ang mga health expert na lumalamang ang marketing ng mga vape company online laban sa kanilang health campaign. Sa datos ng Global State of Tobacco Harm Reduction Project, aabot sa 81.9 million ang gumagamit ng vape sa buong mundo noong 2021. At ayon sa World Health Organization, tinatarget pa rin ng tobacco companies ang kabataan sa pamamagitan ng social media at sports at music festivals. Nakakainganyo rin ang iba't ibang flavor ng mga vape. There are over 16,000 flavors of e-cigarettes on some markets. E-cigarette use among young people is exceeding that of adults in many countries, and globally, an estimated 37 million children aged 13 to 15 years use tobacco. As a senior high school, you want to see these 18 years old carrying those vapes in lanyards in school? Online trades allowed. Ito yung pinaka nakakatakot kasi where do our children went during the pandemic? Online, nagpa-pop yan sa kanilang mga feed. Kaya nais ng DOH na amyendahan ng vape law para makatulong sa kampanya. Gawing 21 years old imbes na 18 ang papayagang mag-vape o e-cigarette. Ipagbawal ang kaakit-akit ng mga fruity flavors at paghigpitan ng online selling ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.